Okay naman, pagod na, namamalat ang boses. 18 days to go, pipili na ng mga leaders natin sa buong bansa, ang taong bayan. Sana maglago kayo magpadala sa vote buying. Uso ang vote buying eh. Kasi naging parte na ng kultura natin. Pero ang totoo, mali yan sa mata ng tao, mali yan sa utos at simbahan. At dapat umiral parati ang tama sa mali. Hindi dapat mangibabaw ang mali sa tama. At nakikiusap po ako sa lahat sa inyo. Pag meron ho talagang makukulit dyan na gustong mabili ng boto, eh, siguro, sapagkat kadalasan naman ang pera na yan, eh, hindi naman talaga sa kanila. Kaya malakas ang loob nilang mamili, kinukurap nilang isip ng taong bayan. Alam naman nating mali yan. Lahat naman tayo may pinag-aralan, alam natin ang tama at mali. Tanggapin nyo na lang ang pera, iboto nyo ang talagang nasa konsyensya at puso ninyo. Huwag kayong magpadala sa konting halaga na ang tagal ng panahon ng tayo naman ang napaparusahan ng kasalanan natin. Ang ginagawa nito mga taong ito, they are depriving us of the real help that an administration can give to its people. For the simple reason, may programa ang kamukha dito sa Maynila. Maganda ang mga programa ni Mayor Alex Lopez. Nakatugon tayo ngayon ang pondo ng Maynila sa gamot, ospital, health center, hanap buhay. Eh, yung ibang mga katunggali namin, hindi ganun. Kaya ang pera ng taong bayan, yamang kaba ng city hall, ay dapat ituon natin sa makakagaang sa buhay ng tao. Sa kahirapan na inabot natin lahat sa COVID, dapat maging focus tayo sa pangangailangan ng tao, which is hanap buhay, pagkain, pautangin sila para makapag-umpisa ng hanap buhay. At alam ko si Mayor Alex Lopez, si Vice Mayor Raymond Magatsing, ang kasama ko si Congressman Villanes, at ang mga team pagbabago na under sa wings ni Mayor Alex Lopez sa buong Maynila, we will deliver. We will deliver the right solutions para maibsan ang hirap ng taong bayan na hindi pa nyo na nakikita. Pagbigyan nyo kami ng pagkakataon, dahil yung mga nakaupo kayo, nasubukan nyo na sila, kung hindi sila nagparamdam, kung hindi sila bumaba, hindi man lang kayo tanungin kung kabusta na kayo, now is the best time. Ngayon ang pinakamagandang panahon, palitan nyo na sila. Walang second chance. Kasi nung panahon ng COVID, yan ang panahon na pwede silang magpakita ng gilas kung yung mga pinapangako nila bago nyo sila binoto ng mga nakaraang taon ay talaga magagawa nila. Pero kung hindi nyo sila nakita, hindi bumaba, hindi tumulong, hindi man kayo kinamusta, huwag nyo na hong iboto. Subukan nyo kami para makumpira po ninyo. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Salamat po si Sir Chiki Ocampo. Sir, mabuhay po kayo, Sir Consi Chiki Ocampo. Please welcome po si... Please welcome si Sir Val Villanes. Congressman. Magandang hapon ng mahal kong Maynila. Sir, ano po yung paghandang ginagawa natin para sa darating na eleksyon? Ilang tulog na lang po, Sir, di ba? Oo, yan. Maraming paghanda. Alam naman natin na hindi naman tayo nagpapapedik-pedik para ipaalam sa tao ang totoong kalagay ng Maynila. Ang totoo, yung mga naging prioridad po, yung mga kasalukuyang namamahal ay talaga naman pong lihis po. Lihis sa hindi maayos na paglilingkod po. Kaya ito po ang team pagbabago na pinangungunahan po nating Mayor, Mayor Alex Lopez. Talaga naman pong hinahangad po namin o ino-offer po namin sa buong Maynila ang totoo pong pagbabago. Ang tanongan natin kung nais po ninyo ng pagbabago, sabi, bigyan nyo ng pagkakataon po yung mga bago. Na po. Sir, bigyan nyo po sila ng yung pinaka-priority niyong plataforma. Priority natin, alam niyo naman po, siyempre, unang-una, siyempre, sinasabi natin na tunay na pagbabago, natural. Bigyan po natin ng, sabi nga, masidhing atensyon o prioridad ang ating edukasyon, ang ating, siyempre, yung ating health system, yung ating, siyempre, hanap buhay. Po. At higit sa lahat siguro yung capital assistance na makakatulong po sa ating mamamayan, sa mamamayan po ng lungsod ng Maynila. Higit po sa distritong aking kinabibilangan, District 6
of Manila. Sir, yung sa may ano po, kamusta naman po yung plano natin para sa mga senior citizens? Ah, napakaganda po ng plano po ng ating butihing alkalde, magiging alkalde, so, magiging alkalde na po ang ating mayor. Eh, napakaganda po ng kanyang plataforma, ng kanyang binabalak po sa ating mga senior citizens. Ang totoo po niyan, yung ating pong mga konsihal ay nagmumungkahi na po ng 2,000, magiging 500 po, di po ba? Apo. Ang kasalukuyang amelioration po ng ating senior citizen. Ang ating pong mga konsihal ay nagdanais po o na minibiti po na sana gawing 2,000 po per month. No? 24,000 per year po yan, yes, per annum. Apo, na po. At eh, bukod pa yon yung ating binibigay sa mga seniors na cake, gusto po ng ating alkalde na ibigay na rin po yun ng cash para hindi po, isa pa po, direkta na po, wala na po yung sinasabing paymaya. Kasi paymaya-maya, nakakasama po nun, hindi po nalalaman minsan na yung amelioration po ng ibang kuan natin, ng iba nating mga senior citizen, hindi po maintindihan kung saan po napupunta. Minsan patay na po, nakakatanggap pa. Na hindi po natin alam kung yun po ay bahagi po ng korupsyon o bahagi po ng sindikato po ng City Hall. Oo po. Ano po? Congressman, ano po yung nagtulak sa inyo para doon po kayo sumama sa ticket po na ating minamahal na Mayor Alex Lopez? Alam naman po natin na ang pangalang Lopez po, marangal na pangalan po. Pag binagit mong Lopez po sa Maynila, marangal na pangalan po. Isa sa pinakamarangal na pangalan po pagdating po sa politika. Alam naman po natin yung naging kasaysayan ng kanyang ama. Okay. Di ba? Ang ating dating Mel Lopez na talaga namang number one po ang Maynila sa buong Pilipinas. Sir, mensahe na lang po para sa Manilenyo, sir. Sa Manilenyo po, sabi, alam natin na ang ating boto ay minsan lamang, yan lang po tayo pantay-pantay. Mayaman, mahirap, lahat po ng antas ng sabi nga ng mamamayan ay pantay-pantay po pagdating po ng ganitong eleksyon. Ano po ang alam at alam din po natin na ang pagboto po, ang boto po natin ay napakasagrado. Yes. Ang bilin lang po natin sa ating mga sabi nga mamamayan ng Maynila, at lalong-lalo na po sa aming distrito sa isang Maynila, at medyo sabi nga rampant po yung ganyang sitwasyon ng vote buying, sana naman po isa puso, isa isip, sabi nga talagang piliin po, halal po nila yung karapat-dapat, at yung alam natin higit sa lahat may takot po sa Diyos. Wow, yes, tama po. Congressman, mabuhay po kayo and more power po sa darating na eleksyon. Mabuhay po ang team pagbabago. Yes, team mabuhay pagbabago. Mabuhay Maynila. Maraming salamat po. God bless po. God bless. Thank you po. Thank you so much.